Kamusta mga boss? Welcome to our channel. Ako nga pala si Loybox at ito ang ating kauna-unahang ROX guide kung saan pag-uusapan natin ang basics ng isang blacksmith. Ang video na to ay ginawa natin para sa mga beginners sa Ragnarok or yung mga first time gagawa or yung mga baguhan sa paggawa ng blacksmith class. Short disclaimer lang po mga boss, no? Hindi po ako isang blacksmith or Ragnarok expert. Ang mga ituturo ko sa video na to is based lang sa mga sarili kong pagkakaintindi at experience sa Ragnarok Online. Kung meron man po akong maling masasabi, eh huwag po kayong mahiyang i-correct ako dyan sa comment section. So, ano nga ba ang blacksmith? Okay? Ang blacksmith ay isang melee character sa Ragnarok Online. Meaning ito ay isang character na kailangan in close range para makapag-cause ng damage sa kalaban. Okay, ang blacksmith din ay gumagamit ng tatlong klaseng weapon. Yan ay ang two-handed axe, one-hand axe with shield, at one-hand mace with shield. So pag-usapan naman natin ngayon, ano naman ang mga strength and weaknesses ng isang blacksmith. Umpisahan natin sa strength. Strength, number one, mataas ang buhay by default ng isang blacksmith, okay? Meaning, mas marami siyang damage na kayang i-absorb or kayang i-take, okay? Second, ang blacksmith ay may ability'ng mag-buff ng kanyang mga teammates o yung kanyang mga party members gamit ang crazy uproar, adrenaline rush, at weapon perfection. Ang blacksmith din ay may ability para bulabugin ang depensa or mag-dive in sa depensa ng kalaban gamit ang kanyang skill na tinatawag na cart beats. Very useful ito sa KVM at sa GBG. May ability din ang isang blacksmith na mang-stun ng mga kalaban na magkakadikit gamit yung kanyang skill na tinatawag na hammer fall. Ang blacksmith din ay may kakayahan mag-output ng malaking damage gamit ang skill nito na Mammonite, Savage Slash, at Cart Revolution. Blacksmith ang number one class sa buong Ragnarok na may kakayahang magpataas ng Zenny gamit ang skill nitong Discount, Overcharge, Crafting, Bending, at higit sa lahat yung kanyang Midas Touch. Pag-usapan naman natin ngayon yung mga weakness or disadvantages ng isang blacksmith. So, dahil ang blacksmith ay isang melee character, so kinakailangan niyang lumapit ng husto sa kalaban para na siya ay makakause ng damage. Okay? Isa yon sa major na disadvantages or weaknesses ng isang blacksmith. Second is, pagdating sa mga instances or yung mga boss sa mga instance, kagaya na lang nung kay GTB, kay Drake, kay Osiris, kay Strauf at iba pa, kadalasan mahirap kumuha ng party ang isang blacksmith dahil for some reason masyadong underrated ang mga blacksmith and ayaw ng karamihan magkaroon ng kaparty na blacksmith. Isa sa mga weakness ng blacksmith ay kailangan muna nito mag-build ng mataas sa survivability or ng HP and armor or defense bago ito makapag-focus sa pagkapataas ng damage. Bakit? Kasi as it is a melee character, kailangan mataas ang buhay mo kapag ikaw ay lumapit sa kalaban. Mahirap naman siguro na ang taas-taas ng damage mo pero isang hit lang ng kalaban mamamatay ka. Doon nakakalamang naman yung mga wizard at mga archers or hunters. Kasi sila, pwede sila mag-focus agad sa pagpapataas sa kanilang damage dahil long range sila. Kailangan mapatay nila yung kalaban bago pa makalapit sa kanila. Or kaya nilang patayin yung kalaban bago pa tuluyang makalapit sa kanila. Isa pa sa mga major disadvantage ng isang blacksmith is kapag kayo ay nag-AFK farming, masyadong eagles kayo, ludi kayo sa mga wizard, sa mga hunters dahil sila ay range. So madali nila kayong masasawsawan. So most likely medyo disadvantage kayo in terms of experience and loots kasi hindi nyo kadalasan nakukuha yung 100% drops and experience galing sa mga monsters.
So, ano ba yung mga stats na importanteng mapataas natin bilang isang blacksmith? Unang-una dyan, syempre, is yung strength o yung STR. Okay? Bakit kailangan ng mataas na STR? Kasi sa blacksmith or kahit anong melee character, ang main source of damage nyo when it comes to stats is yung inyong strength. Pero bukod sa damage, ang strength ay nagbibigay din sa blacksmith ng capability na magbitbit na mas maraming items, which nakakatulong dun sa blacksmith para makapagbitbit na mas maraming pots na gagamitin niya para mas matagal siyang makapag-AFK farming. Ang isa pang stat na kailangan ng blacksmith ay yung dex. Ito, syempre, depende to sa build ninyo or sa type ng gameplay na gusto na gugustuhin ninyo. Pero ang dex kasi, for those who doesn't know, ang dex ay nakakatulong para mapataas yung haste ng isang blacksmith or na kahit anong character for that matter. Ang haste ay importante para yung cooldown ng inyong mga skills ay mas mapababa. Okay, so mas mataas na haste, mas maganda, mas makakatulong yan sa isang blacksmith. Okay, also, if I may add, ang kada 5 dex na madadagdag sa character na melee attacker ay nakakadagdag ng 1 physical attack. So, in both ways, nakakadagdag to sa haste at the same time nakakadagdag sa damage ng isang blacksmith. Ang isa pang importanteng stat na kailangan meron ng blacksmith ay ang vitality. Okay? So, ano ba may tutulong ng vitality sa isang blacksmith? One, patataasin ito yung inyong max HP. And two, bawat isang vit kasi nagdadagdag ng 1 defense. 1:1 ang ratio niyan. So, meaning, mas nagiging durable yung inyong blacksmith, mas nagiging tanky, or mas nagiging mas matigas siya, mas nagiging makunat. At ang stat na to ay very useful kung kayo ay lumalaban sa mga boss. At very useful din siya during KBM and GBG. Ang isa pang stat na importante sa isang blacksmith ay ang agi. Although ito ay ginagamit lamang sa tinatawag natin na butcher build o yung agi crit. Doon sa lumang Ragnarok, ang tawag doon is agi crit. Ito yung mabilis umatake na puro crit, parang assassin. Diyan nakakatulog yung agi dahil ang agi ay makakadagdag sa attack speed at the same time nakakadagdag ito sa flee. Although dito sa ROX hindi masyadong useful yung flee dahil wala naman masyadong dodge. Lagi kang tatamaan ng kalaban. Pero still, it is a very useful stat para sa isang blacksmith. So next, pag-usapan naman natin ay ang iba't ibang skills ng blacksmith. Okay? Umpisahan natin, syempre, bago kayo maging blacksmith, kayo muna ay dadaan sa pagiging merchant. So, i-discuss natin isa-isa kung ano yung mga skills ng isang merchant. Unahin natin sa Midas Touch. Okay. Deals a 420% attack plus 1,400 neutral physical damage on enemy and inflicts bounty on it for 10 seconds. Killing a monster with bounty earns you 150% more Zenny. You can adjust the skill level once this skill is equipped. Okay, so ano ang ginagawa ng Midas Touch? Kung kayo ay pamilyar sa Dota, parang ito si Bounty Hunter. Wherein kapag ka yung kalaban ay nalagyan mo ng Midas Touch at napatay mo siya within 10 seconds, automatic meron kang additional na Zenny na makukuha. So, isa to sa mga basic tool ng isang merchant para mag-earn ng extra Zenny. Also, medyo malakas din yung damage na na-inflict niya sa kalaban. As you can see, it's 420% attack plus 1,400 and that's for my current skill level which is level 10. Next na skill ng isang merchant ay ang push cart. Allows the usage of push cart that can carry a heavy load. You can rent a push cart that has an initial weight limit of 8,000 from the Kafra service. Each level up increases the weight limit by 500. Current weight limit is 10,500. So, ang push cart naman mga boss, ito ay isang skill
passive skill siya, boss, na nakakatulong sa blacksmith para mas tumaas yung kanyang weight limit. Okay? So, again, ang advantage na mataas ang weight limit is mas marami kayong items na pwedeng bitbitin. So, kasama dyan yung inyong white pots, yellow pots, blue pots, at kung ano-ano pa, which eventually makakatulong para tumaas yung inyong damage. At i-discuss natin yan mamaya pag na-move tayo doon sa iba pang skills. Ang next skill natin ay yung vending. Set up a shop to sell items. You can list up to 16 items for sale currently. Ito naman mga boss, ito yung skill ng isang merchant para siya ay makapagbenta ng items. Although ang difference ito doon sa exchange is dito ang kikitain nyo lang ay Zenny. So, etong vending, ito ang ginagamit ng mga merchant para pwede silang bumili ng mga items na hindi kailangan ng ibang character. And then eventually ibibenta or ikakraft yon ng blacksmith. So kung napansin nyo sa Channel 1 ng Frontera, meron kayo makikita mga nagtitinda dyan or may mga shops na nakakalat dyan sa Frontera Channel 1. Yun ay dahil sa kanilang vending skill. Okay? Next natin is yung Mammonite skill. Ano ba yung Mammonite skill? Expends 150 Zenny dealing 80% attack plus 350 physical damage of your weapon's attribute to an enemy. Okay? So, ito ang isa sa mga pinakamalalakas na PvP skills ng isang blacksmith. Okay? Pwede rin siya gamitin sa PvE, pero in my opinion, medyo hindi siya advisable gamitin sa PvE dahil mauubos ang Zenny nyo dito. Dahil kada hampas ito, 150 Zenny, level 1 pa lang yan. Pagka yan ay na i-level 1 mo, 150 Zenny. At tumataas yan habang tinataasan nyo yung level. Pero again, sobrang lakas nito at very useful to, must have to pagdating sa PvP. Okay? Ang next skill natin ay ang Cart Revolution. Can only be used when equipped with a push cart. After casting, attacks an enemy target with a circular area using the push cart, dealing 300% of attack plus 1,400 neutral physical damage. After learning weight utility, the damage of this skill increases with maximum weight. You can adjust the cast level once the skill is equipped. Okay, eto naman, mga boss, isa sa mga AoE damage skill ng merchant. Actually, ito lang yung nag-iisang AoE skill ng merchant. So dito, ang animation nito is iwinawasiwas nung o inahampas o inahambalos nung blacksmith or I'm sorry, yung nung merchant yung kanyang push cart sa kalaban niya paikot. So meaning kung ikaw ay napapalibutan ng mga kalaban, pag ginamit mo tong skill na to, automatic madadamage lahat yung mga nakapaligid sa'yo. And again, later on may skill ang isang blacksmith para mas tumaas pa yung damage ito. So ang mag-base yung damage na yon base sa inyong maximum weight. Mamaya didiscuss natin yan, yung nakalagay dito ng weight utility. Next skill is yung battle wheel. Whenever your normal attacks hit, your physical damage bonus is increased by 20, increasing by 1 for every 50 strength, can stack up to 8 times, last for 5 seconds. So, ito ay isang passive skill wherein habang humahampas kayo, nag-i-stack siya, nag-i-stack. Sobrang useful ito para sa mga build na nag-utilize itong normal attacks. So, usually, yun yung butcher build. Unfortunately, hindi to useful para doon sa mga tiyatawag na haste build or yung mga skiller type dahil hindi siya nag-i-stack masyado. Dahil since kayo ay haste build or skiller type, hindi nag-accumulate ng stacks to dahil ito ay gumagana lamang para sa normal attacks. Pero nonetheless, very useful at very powerful din itong passive skill na to. Ang next skill natin ay ang discount. Enjoy a 4% discount when purchasing items from NPC shops and 1% discount when purchasing items from the Chamber of Commerce using Zenny. So, ito ang isa sa mga useful
skills ng isang blacksmith na ginagamit para makatipid. Okay, para mas matipid yung inyong pagbili or mas makatipid kayo sa Zen. Usually, ginagamit ito pagka bibili kayo ng pots or bibili kayo ng items na gusto nyong ibenta. So, yung iba ang ginagawa, mamimili sila ng mga pickaxe. And then, ibebenta nila ng mas mataas kasi malaki yung discount na nakukuha dito. Currently, it is at zero kasi hindi ko ginagamit to sa loadout na to. Pero meron akong particular na loadout. Gumawa ko ng separate na loadout para lang meron akong discount. Yan. So, yung skill na yan ginagamit ko every time na gagawa ko ng COC, every time na gagawa ako ng guild order, at tuwing ako ay magre-replenish ng aking mga pots. Ang next skill natin ay yung enlarged weight limit. Increases weight limit by 1,000. So, ito, very basic lang naman. Pinapataas lang nito yung capacity nyo magbitbit na mas maraming items, yung inyong weight limit. Okay? Very self-explanatory. Next is yung crazy uproar. Okay? Let's out an inhasting shout after casting. All party members gain 20 strength for 120 seconds. Loses effect if more than 30 meters from the casters. So, ito yung unang-unang buff na ginagamit ng isang blacksmith para tumaas yung strength ng inyong, not only for the blacksmith itself, pero useful dito para sa inyong party members. Lahat sila magigain ng additional strength every time na ikakast nyo to. So, very useful to kung kayo ay merong kasamang knight or assassin sa inyong party kasi additional strength, automatic katas yung kanilang damage. And last but not the least is yung overcharge. Earn 4% more when selling items to NPC shops and 1% more when selling items to the Chamber of Commerce. So, eto naman, boss, isa pa sa mga tool ng merchant para mag-gain ng extrang zenny. So, yung mga items na hindi nyo kailangan, yung mga, let's say, yung mga drop ng monsters na hindi naman ninyo kailangan, kung gusto nyo kumita ng extrang pera or extrang zenny, kailangan meron kayo nito kasi mas mahal nyo maibibenta yung mga items kumpara kapag yung mga ibang job ang nagbenta ng items sa NPC. Take note, mga boss, nagagana lang to kung nagbibenta kayo ng items sa NPC. Hindi to gagana sa exchange. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga skills na meron ang isang blacksmith. Okay? But take note lang, mga boss, ha? Kailangan nyo muna mag-job level 50 bilang merchant bago kayo makapag-quest at makapag-job change to a blacksmith. Okay? Side note lang yun, mga boss. Okay, let's discuss yung skills ng isang blacksmith. First skill, weaponry research. Okay? When using a weapon, attack increases by 80 plus 50% of strength. Okay? So, eto mga boss, parang very basic lang naman siya. So, pero sobrang useful. So, parang may libre lang kayong upgrade ng inyong weapon. Additional damage siya for every 50% ng inyong strength. So, habang tumataas ang level, this is currently on level 10, kaya 50% na. Pero on the lower levels, mas pababa to. Kung di ako nagkakamali, nag-iumpisa to sa 5%. And then, maximum is 50%. So, additional damage to, boss. So, isa sa mga must-have ng kahit anong klaseng blacksmith build. Next naman natin is yung weight utility. Increases damage of cart revolution, cart blitz only for the first instance of damage, cart hurl only for the first stage, and cart termination by 1% for every increase of your maximum weight by 5,200. So, eto mga boss, pinapataas dito yung damage nung mga nabanggit na skills. Cart rev, cart blitz, cart hurl, cart term. Okay, yung mga cart related na skills, pinapataas ito yung damage. Yung 1%, hindi na magbabago yan. Fixed na yan sa 1%. Pero, ang nagagawa nito every time na nilevel up nyo,
bumababa yung weight requirement niya. Okay? Bumababa yung weight requirement niya. So, kagaya na lang sinasabi niya dito, pag nag-next level tayo, from 5,200 weight requirement, magiging 5,000 na lang. Again, from 5,200, magiging 5,000 na lang. Ngayon, paano kung ikaw ay merong 10,000 na weight sa iyong cart or sa iyong overall weight? Magiging, instead of 1%, magiging 2% na yan. Every time na marireach mo yung minimum niya, tumataas ng tumataas yung iyong multiplier. Okay? So, that's how simple it is. Next natin is yung skill na overthrust. Casting crazy uproar increases your attack by 20% and the physical attack of all party members with 30 meters by 10%. Loses effect if more than 30 meters from the caster. Okay, mga boss, ito isa sa mga importanteng passive skills ng isang blacksmith. Okay, kasi ito, every time na magkakas ka ng crazy uproar, automatic na activate to. So, ang ginagawa nito, patataasin yung attack by 20% ng lahat ng party members mo. Kung yung crazy uproar ay nakaka-apekto lang para sa mga melee characters like strength, actually gagana siya sa lahat ng party members mo kahit yung mga wizard, pero hindi sila masyado nagbe-benefit sa strength. Okay? Pero pagdating sa overthrust, eto lahat ng party members mo, especially yung mga DPS party members mo, malaki ang benefit dito kasi tumataas ng 20% yung kanilang physical attack. Okay? So, technically, syempre, hindi makikinabang ang wizard. Pero, in general, karamihan sa iyong party members makikinabang dito. So, immediately, additional 20%. So, malaking damage boost yan para sa inyong mga DPS. Okay? Next is skin tampering. Receive 20% less fire damage and 5% less neutral damage. Deals 20% more fire damage. Okay. Himay-himayin natin mga boss ha. Ito isa sa mga must have ng mga blacksmith din. Kasi ito ang isang nakakatulong para mas maging tanky or mas maging durable ang isang blacksmith. First, receive 20% less fire damage. So, ito yung mga kalaban kagaya na lang ng Marduk kung saan nagkakas siya ng firewall. So, kung meron kayo skin tampering, mas mababa yung damage na matatanggap nyo. Basta any fire-related skill. Kahit sa GVG, sa KVM, gumagana to, mga boss. Also, 5% less neutral damage. Neutral damage, ito yung mga attack ng mga let's say hunter na hindi gumagamit ng ibang arrows, yung mga tipong neutral arrows lang yung ginagamit nila, yung mga normal arrows lang. So assassin din, mababawasan yung damage nila ng 5% on level 5. Also deals 20% more fire damage. So by default mga boss, ang isang blacksmith ay nagko-cost ng neutral damage. Okay? Nagko-cost ng neutral damage. So, paano nyo magagamit itong deals 20% more fire damage? Ang way dito is gagamit kayo ng fire converter. Okay? So, usually, pagka gumamit kayo ng fire converter, mababago yung element ng inyong attack from neutral to fire damage. Okay? So, mabuboost yun ng additional 20% if meron kayong skin tampering. Okay? Next natin is yung cart hurl. Sa cart hurl naman mga boss, hurls the push cart forward, dealing 120% of attack plus 360 neutral physical damage to enemies on in its path. The push cart stays put after reaching the maximum distance for up to 5 seconds. Casting the skill again causes you to rush toward the push cart location and deal the same amount of physical damage to enemies near the push cart. After learning weight utility, the damage of the first part of this skill increases with maximum weight. Okay, eto namang skill na to, eto yung ihagis nung blacksmith yung kanyang push cart papunta dun sa area ng kalaban or papunta dun sa specified area. Pagkahagis na pagkahagis siya, automatic may damage na yon.
Okay? May damage na 'yon. And then magbibilang 'yon ng 5 seconds, lilipad papunta sa cart naman yung blacksmith. Okay? Same damage 'yon nung una. Okay? Pero pagka meron kayong weight utility, yung unang haggis ng cart mas tumataas yung damage. Okay? So ibig sabihin itong cart hurl mas maganda at mas mataas ang damage nito kung kayo ay mas mataas yung inyong karga or yung weight ng inyong blacksmith. Okay? Next natin is Adrenaline Rush. Increases the final attack speed of all party members by 50%. Increases by an additional 1% for every 50 agi for 40 seconds. Loses effect if more than 30 meters from the caster. So, ito ay isa pang party buff na skill ng blacksmith na very essential. So, ito makikinabang dito. One is if kayo ay butcher build or yung attack speed build. Also, makakatulong to if meron kayong kaparty na mga hunter na attack speed build. Okay, so tumataas ng tumataas itong multiplier na 1% for every 50 agi. Kaya nga kanina, di ba, doon sa umpisa ng video, sinasabi ko, sobrang importante ng agi para sa butcher build or para sa isang blacksmith. Kasi habang tumataas yung agi nyo, for every 50, tumataas din yung benefit dito sa Adrenaline Rush. So meaning if meron kayong 100 na agi, meron kayong 2% and so on. Okay? Next natin is Hammerfall. Slams the ground, dealing 225% of attack plus 720 neutral physical damage to enemy units within 4 meters and has a 41% chance to stun enemies for 2 seconds. Can stun up to 8 targets. You can adjust the cast level once the skill is equipped. Ito naman mga boss, ito yung isa sa mga AoE skills or nag-iisang AO skills pagka kayo ay isa ng blacksmith. So yung unang AoE skill is yung cart revolution which will be available once you are a merchant. Next is sa blacksmith, meron kayong hammerfall. So ang effect nito is, let's say dinudumog kayo ng kalaban at nag-hammerfall kayo, may i-stun yun for 2 seconds. Okay? May i-stun siya for 2 seconds at meron siyang damage na 225 attack plus 720. Okay? So may stun na kayo, may damage pa kayo doon sa kalaban. So very useful to sa pag crowd control. Let's say pagka namamag kayo ng kalaban. Also very useful to sa pag crowd control sa KBM at GBG. So ito madalas ginagamit ko to, personally ginagamit ko to sa KBM pang control ng priest or sino man yung umaatake sa priest. Kung gusto kong protektahan yung priest ko, automatic kailangan ko mag-spam ng hammerfall. Okay? Next natin is Cart Blitz. Rides on the push cart and charges forward, dealing 165% of attack plus 860 neutral physical damage to enemies in its path within 3 meters of the push cart. Enemies that have received damage will not receive damage again within 1.5 seconds. During the charge, you gain the endure and control immunity effects and damage received decreases by 12%. However, no other attacks can be carried out during this period. Last for 8 seconds after cart blitz kills 8 targets or deals 32 hits. The charge will end prematurely after learning weight utility. The damage of this skill increases with minimum weight. You can adjust the cast level once the skill is equipped. So, explain lang natin. Ang ginagawa dito ng blacksmith, sasakay siya sa push cart. Pag mimisto lang kotse niya to, at sasagasaan niya lahat ng kalaban na nasa kanyang path. Okay? Ang isang use or ang major use nito, for me personally, is ginagamit ko to para mag-dive ako sa kalaban during KBM or GBG. So, sobrang useful ito para ma-distract or makapag-initiate ka ng inyong offense towards doon sa inyong kalaban. Isa pang use nito is, let's say, may nag-dive
sa inyong priest or sa inyong teammates. Kung gusto nyo siyang protektahan, pwede kayong gumamit ng card blitz at mapoprotektahan nyo sila. Ikot-ikot lang kayo, magda-damage yan every 1.5 seconds ha. Take note, hindi porket sinagasaan nyo na sinagasaan, magda-damage yan. Meron siyang cooldown ng 1.5 seconds. So let's say, nasagasaan nyo na yung isang kalaban, maghihintay kayo ulit ng 1.5 seconds bago nyo siya ma-damage ulit. At automatically, kapag may tinamaan kayong 8 kalaban or 32 hits, automatic mag-end yung 8 seconds ng usage ng card blitz. Okay? And also take note ha, kapag kayo ay naka-card blitz, hindi kayo pwede gumamit ng kahit anong skill. Pero ang advantage naman yan, habang naka-card blitz kayo, mas bababang damage ang inyong matatanggap. Okay? At the same time, hindi kayo pwede ma-stun, hindi kayo pwede ma-freeze. Immune kayo sa kahit anong slowing effect or stunning effect or sa kahit anong mga negative effects. Okay? Next natin is weapon perfection. Okay? Weapon perfection, adrenaline rush causes all party members within 30 meters to gain 25% of base weapon modifier up to 100%. For 40 seconds, loses effect if more than 30 meters from the caster. So basically, ang weapon perfection, ito yung tumutulong or ito yung skill tumutulong para sa lahat ng characters para i-ignore yung penalty na kanilang weapon. So ano yung penalty na sinasabi ko? Kung titignan natin sa Academy Handbook, meron dito sa tips, meron kasing penalty bawat weapon. Okay? For example, kapag kayo ay naka-dagger, mahina ang dagger sa large monsters, 75% lang yung damage niya sa large monsters, 75% lang ang damage niya sa medium monsters, pero 100% siya sa small. Ang katay naman, 75% sa large, 100% sa medium, 75% sa small. So, punta tayo dito sa mga medyo mas sa medyo mas mabababang items. Yung mace, for example, 100% sa large monsters, 100% sa medium monsters, pero 75% lang siya sa small monsters. Ngayon, lahat ng ito ay mawawala. Itong mga modifiers na to o yung mga penalty, mawawala to kapag kayo ay nag-cast ng weapon perfection or ng adrenaline rush. Kasi automatic, kapag nag-cast kayo ng adrenaline rush, automatic papasok tong weapon perfection. So, kapag ito, meron kayo nitong buff na to, regardless kahit anong weapon na gamit ninyo, at regardless kahit anong size na kalaban ninyo, big, medium or small, or large, medium and small, laging 100% yung inyong damage sa kanila. Okay? Next natin is unfair trick. So, decreases Zenny required to cast Mammonite, Hurl Zenny, Zenny Storm. Okay, so ito ang isang way, or ito yung skill, isa siyang passive skill, ito yung skill para mas mabawasan yung gastos nyo every time nagagamit kayo ng Mammonite. Kasi nga, di ba, yung Mammonite, every time na ikakast nyo, gumagastos kayo ng Zenny. Okay? So, para mabawasan man lang, kahit kaunti, makatipid kayo, eto yung skill na dapat meron kayo. Unfair trick. So, ako, ginagamit ko to para dun sa aking KVM, GBG loadout, para hindi naman masyadong masakit yung pagcast ko ng Mammonite. Okay? And, makaka-affect din to pag kayo ay naging Master Smith na. Mababawasan din yung cost ng Hurl Zenny and Zenny Storm. Tumataas tong percentage na to ha, every time na tinataas yung level. Okay? Next is yung Savage Slash. Okay? Pins down enemy for 1 second and slashes it 5 times, dealing a total of 370%. Increases by an additional 5% for every 50 agi you have. Times attack, physical damage of your weapon's attribute, you can
adjust the cast level once this skill is equipped. So, eto mga boss, isa sa mga first na damage active skill ng isang blacksmith. Okay, so para tong yung double attack ng ano ng isang thief, 'di ba, meron siyang double attack, pero ito 5 times. Okay? And ang kinaganda rito, nag-i-scale to sa agi and sa physical damage ng weapon nyo. So meaning mas mataas yung physical damage nyo or mas mataas yung level ng weapon niyo, mas tumataas yung damage na binibigay nito. So sa next video natin, i-discuss natin yung mga iba't ibang build na gumagamit ng specific skills para ma-maximize yung build na yun. So I hope naging very useful sa inyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo yung video, huwag kalimutan mag-thumbs up. Kung hindi nyo nagustuhan yung video, wala namang problema, pwede kayo mag-thumbs out. And sana tulungan nyo ako kung feeling nyo naging useful yung video. Huwag kalimutan mag-subscribe and hit nyo na rin yung bell button para kayo ay ma-inform every time na may i-add pa akong bagong video or pag ako ay nagla-livestream. Also, kung kayo ay may mga topics regarding blacksmith na gusto nyong i-discuss natin, huwag kayong mahiyang i-comment dyan sa comment section. Maraming salamat and I hope to see you guys on the next video. Peace out!